Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel. At ito ay ang episode 330 sa ating series sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa Campo Santo de la Loma sa lungsod ng Caloocan upang maganap ng mga kilalang individual gaya ng ating mga bayani, dating artista, mga awit, politiko, atleta at mga negosyante na nakalibing sa bahaging ito ng Caloocan, Manila. Halika't sumama kayo pang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang uling antungan ng isang aktres sa teatro at mga sarsuela at isang mga awit na soprano at itinuturing na kauna-una ang Pilipinong recording artist noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Matatagpuan ilang metro mula sa lumang simbahan ng Campo Santo de la Loma ay ang uling antungan ng aktres sa teatro at mga sarsuela at soprano mga awit na si Maria Carpena. Si Maria Evangelista Carpena ay sinilang sa bayan ng Santa Rosa sa lalawigan ng Laguna noong 22 ng Oktubre taong 1886. Siya ay isang aktres sa teatro at mga sarsuela at isang mga awit na soprano at itinuturing na kauna-una ang Pilipinong recording artist noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Si Carpena ay nagsimula sa pag-awit bilang bahagi ng choir sa simbahan ng Santa Rosa bilang soprano nito. Siya ay nag-aral sa Colegio de Santa Rosa sa Intramuros sa Maynila at tinuruan ng musika ng batikang kompositor na si Fulgencio Tolentino. Taong 1901, sa edad na 15, si Carpena ay nagsimulang magtanghal sa Teatro Zorrilla dahilan ng kanyang pagsikat bilang artista sa teatro at ganap ng mga awit. Kalauna siya ay natuklasan ng batikang tagapanulat at producer ng mga sarsuela na si Severino Reyes habang nagtatanghal sa simbahan ng Binyan. Si Carpena ay pinaris kay Victorino Carrion noong taong 1902 para sa dulang walang sugat. Noong 1904, si Carpena ay tumigil sa pag-aaral at nagpakasal kay Jose Alcantara na pumanaw rin makalipas lang ang 2 taon. Ang mag-asawa ay may 2 anak na sina Florita at Jaime. Si Carpena ay lumabas rin sa mga dulang Minda Mora, Gloria at marami pang iba. Si Carpena ay tinuturing na kauna-una ang Pilipinong recording artist na nakapagsaplaka ng maraming awitin noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo kabilang ang 1909, Iday Itimo, na itinuturing na kauna-unahang naisaplakang musikang Pilipino. Himno Nasyonal Pilipino kasama si F. Molina na itinuturing na kauna-unahang naisaplakang pambansang awit. At ang kantang Ang Maya na isinaplaka noong taong 1910. Si Carpena ay pumanaw noong 8 ng Marso taong 1915 dahil sa komplikasyon dulot ng appendicitis. Siya ay 28 taong gulang lamang. Sa mga susunod na yugto, pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Manila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park at Manila Memorial Park sa Paranaque.
Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Pagdita kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.